So, thanks God. Kahit paano, araw-araw po, binibigyan tayo ng tsansa. Ika nga, makaugnayan ninyo at marinig nyo sa programang ito. Sapagat kayo ay mahal ni Tony Falcon. Di ba? And, lagi ko nang binabagit dito eh. Kayong bida rito. And I would like to say this every time na mag-tapos tayo. Sabi ko nga, I love you. Amen. Umbisan ko na agad, umbisa pa lang, I love you. Alright. Baka makalimutan ko mamaya, mabuti na yung sinauna ko na. Sinauna ko na na lahat ng mga listeners natin, kayong bida, mahal kayo ni Tony Falcon. At isa atin ang ating nakapagtangkilik natin muna, pakinggan natin. Maraming salamat sa pagdalaw po ni Casey de Guzman. Nakita kanina rito, nag-iba mukha. Nagulat ako, kala ko si Casey de Guzman pala yung graduate na. O, di ba? Graduate na po sa Koleo. O, di ba? At syempre, yung mga practicover natin, magandang hapon po, mamaya pababati natin sila. Alright! Kung sa unang arangkada po ng programa ito, syempre, narito muna ang atin sa atin ng COFNACO. Yung COFNACO party list. Ito po, yung ika nga pong first nominee natin, si Congressman Crescente Pai. Lahat ng nakikinig na rin, goodbye ni Tony Falcon. Alright, nandito naman si Master Therapist Jun Ogaire. Jun, bumati ka muna. Yes, magandang hapong pumuli mga ginigiliw na sumusubaybay at nakikinig ng programang goodbye ni Brother Tony Falcon, Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Magandang hapong po. Alright, magandang hapong. Ano mga pangalan ng practicover natin? Kunin mo yung mga pangalan nila para mabati natin dito, ha? Alright, tumayin muna natin sa unang arangkada ng ating programa ni Goodbye. Siyempre, narito muna natin sa atin ng Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center. Kung kayo po may diabetes, mga kaibigan, ang importante po sa lahat nito, magpapacheck up kayo, nakakamataya. O, ang diabetes po, mga kapatid, ay una, ang sinisira, kidney mo. Pagkatapos, yung mata mo, unti-unti po nabubulag yan, lumalabo. O, di ba, yung nagsasalamin. O, kadalasan, pag malabong-malabo na, sa nipon ng diabetes yan, bulag. Bulag ang buti mo. Ganun pa rin yung kung may sugat, na kahit malit na sugat yan, huwag niyang pababayan. Yan po, delikado hanggang sa lumala, maging cancer, puputuli ng kamo. Ganun. Wala pong ibang kapupuntahan ang sugat na yan, kundi putol. O, di ba? Gusto mo bang maging abnormal? Gusto mo bang maputulan ka ng paa? Hindi ka na makakalakad? O, ika-ika ka? Hindi ka ba maglakad ng, siguro, umihirap ha? Artificial. Pero, hindi pa rin yung natural na lakad mo. Ha? Ang tawag dun eh, palyado ka pa rin. Alright! Tumawag kayo sa Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center. May pag-asa na po kayo na hindi kayo mapuputulan ng paa. So, at may bago po silang hyperbaric oxygen therapy. Tanda ninyo, hyperbaric oxygen therapy. Ito po ay marami nagpapatotoo ngayon na napagaling ng hyperbaric chamber na ito. Sabagat maraming sugat na hindi gumagaling itinakwil na ng mga ospital. Pero, dito, muli silang naglakad, muli silang nagbalik sa normal. Yan ang Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center. Yan po ay pwede kayo tumawag sa telephone number 743-2164. Mga kapatid, mga kaibigan, tawagan ninyo ang Dr. James D. Hanapin nyo si Richelle. Yun ang aking kaibigan doon. Yun po yung chief nurse. Alright? Okay, yan ang pinaka-the best sa inyo. Ang makipag-unayan kayo sa tanggapan po ng Chinese
General Hospital. Alright, so unang arangkada po ng ating programa sa radyo, narito sa Line 1. Line 1 tayo, si Bernard. Okay, Mignola, nandiyan na? Okay na? Okay na ba? Alright, Bernard Mignola, alright, please come in. Minyosa, Minyola nandun. Ano ba talaga? Minyosa. Ha? Minyosa. Tanong mo sa kanya. Sabi mo naman na lang. Bernard, sa Mayo 1, ang tabayanan mo, sabagat maraming mga nagrarally o protesta tungkol dito sa kanilang iniinging pagtaas na sahod. Tiniyak naman ng PNP na aarestuhin at sasampahan ng kaso ang sino mang nagpapakalat ng pera. Una nang kinumpirma ni Comelec Chairman Sixto Brillantes na ang vote buying ang isa sa nagdudulot ng sakit ng ulo sa komisyon tuwing sasapit ang halalan. Sa palig naman ng PNP, nagiging normal na umano ang paglipana ng mga peking pera sa panahon ng eleksyon. Bernadette Aquino para sa Lingkod Bayan Balita. Alright, thank you Bernadette. Talagang nagbipana kahit saan lugar yan. Maraming kasi mga Pilipino rin. Hindi naman sinasabi kung mukhang pera ha. Kaya ikaw akang tatangkap ng pera sa yung mga politikong managpupunta sa iyo ha. Baka mamaya butang ka lang ni Sandaan. Pag limandaan, okay. Si Aling para nung... Okay, si Aling Linda. Yan, umingin ng tulong sa programa rito. Nasa kasahan daw yung bahay niya eh. Nag-widening. Dito sa way, Mandaluyong. Sinagasahan ng bahay niya ngayon. And para bang lumapit kay Tony Paco, Sir! Kailangan ko ng aloe block po eh. Aloe blocks para pagdagdag doon sa itinatayo ko pong bahay kasi bakit naman si chairman naman di ba namigay ng aloe block doon sa iba, bakit ikaw hindi ka binigyan? Chairman Kuyog, ganun. Alright, so hindi ka parehas chairman. Anyway, bibigyan kita ng sulat kay chairman ha, para bigyan ka ng aloe block. Alright, tuloy tayo. Okay, so ngayon muna natin ang report ni Joy Navarro, nasa linya. Nasa anong line niya si Joy Navarro? Nasa line 1, lumipat. Nasa line 2 kanina. Alright, Joy Navarro, please go in. Okay. Salamat, Sir Tony. Maganda ka atong sa'yo kay Ma'am Bea. At kay Bernadette, ang ganda ng report ni Bernadette, making pera. Baka maabutan ka, ha? Siguro duwin mo, Joy. Pag-ulat ko, kung pera din lang ang pag-uusapan, para siguradong hindi peke ang matatanggap ko, basta galing kay Tony Paco. Gano'n. Ako naman simulat sa kundi naman ako. Gano'n. Bale, pagpunta mo sa akin, abutan na lang kita. Totoong pera, ha? Hindi peke. Bakit nagchachapi-chapi naman yung mukhang nabayad ka na ba sa anong ginagamit mong komunikasyon? Ano ba yan? Nasa dar ka na naman? Okay naman. Misa na ano lang nagchachapi na si Goy.
bayan, kaya natin dito, kagaya nyo na may problem sa'yo, kawawa yung ating mga kababayan maliliit na nagsagahanap ng katarungan na umaharap sa ating mga obyado at tinatulong nila doon sa lupang sinasagyan nila, bakit sila pinapalayas at pagkatapos yung kinakasigan ng ibang mga hukom yung mga nagpapakita ng mga peking titulo. Kaya natin sinasabing peking titulo ito, meron tayong katibayan sa ilang mga pangyayarin na rito. At yung prerenta, ang executive officer, administrator ng American for Community Organization, na siya rin may akta ng plot na ang pamagat ay Philippines is flooded by fake grand ideas. So, para mabigyan ito ng pansin ng aking nangukulang, kaya natin sinisigaw ito, Sir Tony. Marami tayong mga kababan na nagiging kawawa, eh meron mga nagiging desisyon. Yung mga ibang hukom natin, mga slago natin, sumapagor doon sa mga pinapakita ng mga peking titulo ayon sa ating kasaysayan. Dapat ito maluwa na. Kasi, ito na rin. Yung kasaysayan ng ating kalupa sa bansang Pilipinas. Eh, isa rin, sinasamang Tony Paldo na sa palagupayan po, ang pagkiliwanag niyan dahil sa mga ilahan ay naging parlamin din si Inong Anel Trayaneza ng Maharlikan Center for Community Organization. Wala yung tinuman siya ng Roe Biden. Sa Dewey 33 na kundin All right, thank you. Magbayad naman kayo ng ano. Ah, ginagamit yung komunikasyon eh, palyado eh, parang trumpo. Joy! Parang trumpong dating. Tinagtsagan ko lang kasi parang, ibig sabihin, pagka pa-chapi-chapi, parang trumpo, parang hindi kayo nakakabayad ng yung ginagamit na komunikasyon. Oh, di ba? Ganun ang ano eh. Yung mga communication company, pagka ikaw nga po, palyado ka magbayad, ang internet mo, ang tagal bago magbukas. Katulad ni Tony Falcon yung internet. Kasi matagal ako magbayad eh. Bakit ka mo? Eh, walang dumarating na billing eh. Alright! Sino ba yung nasa linya natin? Ano ito? Ah, sino? Sino yan? Alright, si Mark Anthony. Ulang. Ayun, siya naman ang magbibigay po ng report. Ito, tungkol sa kanyang, ano ito? Kaibigang na isama sa hukay. Ano yun? Alright, tungayan natin ang kumpletong detalye tungkol dito sa kanyang report. Kaibigang na isama sa hukay. Alright, go ahead, Mark. Isinama sa hukay ng isang lalaki ang kaibigang nakaaway matapos magkapikunan habang nagiinuman. Ayon sa investigasyon, kinilala ang nakapatay na kaibigan na si Luis Quintos, 37 anyos, isang pintor sa Phase 2, Area 2, Dagat-Dagatan, Barangay Longos, Malabon City. At ang nasawi na si Gerardo Malate, 43 anyos, ng Phase 2 kapwa ng nasabing lugar. Tugon naman ng dalawang nila kaibigan na sina Tano at Kaloy na malamon na sa alak ay bigla na lamang itong nagkapikunan hanggang sa umalis si Quintos at nang bumalik ay may dala na itong patalim at dito na nag-umpisa magsaksakan ng magkaibigan. Mark Anthony ulang para sa Lingkod Bayan Balita. Alright, thank you. Yan yung mga nag-umpisa sa tag-aaral pa. Sa mga susunod na pagkakataon, sila ay gagaling din. Alright, tuloy-tuloy tayo sa unang arangkada. Uy, pangalawa na. Maya-maya ng konti, abalin nyo si Joshua Therapy. Pamunitan po ni June Cogarte. Alright, dati mo nga, inapaalala po ng P-seso. Talaga, 10 piso, 20 pesos, may pag-asa kang maging milyonaryo. Natural. O, diba? Kung wala sila, wala rin naman si Tony Falcon.
Andiyan po yung Dr. James T. Wound Healing and Diabetic Food Center. Kung kayo po may diabetes, tumawag lang kayo 743-2164. Narito muna ang P-Seso o yung 10 piso, 642, 645, ha? 649, 655, 20 pesos. Ano ba lang ang 20 pesos? Alagaan itong loto outlet ko. At alam ko, bilang ako nakikinabang dito. Dahil sa negosyong inaalagaan niya, libre-libre rin ang naaalagaan ng PCSO. Pag yung mga napinapractice sa lotos mo na yung mga pagpapasok ng pasok. Practice mo muna sa relasyon nito. Napapakit kami. Hindi, hindi. Mahimili lang kami. Sino to? Ano to? Mamaya na to. Tapos ako yung mga si Casey. Casey! Alright. Yan po yung katuan ni Tony Falcon sa radyo, sa television, tuwing maro po ng Biyernes, alas 5:30, pag Sabado, alas 4 ng hapon, mapapanood sa television ang Nikod Bayan ni Tony Falcon. Hindi ka pa naman nakapanood, Aling Linde. Natagal mo na rito na pupunta, hindi ka man na nakapanood yung sa programa ko. Alright, Casey, maganda nga po. Bumati ka muna, Casey. Si Casey Di Guzman. Ito. Yun, hello po. Magandang hapon nga po pala sa mga tagapakinig ng DWAT 1098 Kinamiski in Radio Station. Nagtalaman po ako at nagbabalik talaga. Ano, yun. Kumusta ka na? Kumusta? Bagong graduate ka? Yun nga po sir, nag-try po ako sa Ortigas, nag-apply po ako. Try lang kayo ha? Ganun talaga, sipag yan. Pag samantala, wala kayong trabaho, pwede kayong mag-muna. Saan man para kay Tony Falcon. Alright, balik ako muna itong ano itong mga ka-schoolmate mo, gano'n? Alright, itong mga practicomer natin. Umpisa muna natin si Jedjomar Binay. Kasi, alright. Alright, maganda nga po sa'yo. Jedjomar. Itong membro ng pamilya na biktima ng food poisoning dahil sa itlog na maalat. Sandali. Oh, ba't mo ako sinasabi? Binabati ko na muna hindi ko sinabi mag-report mo na ikaw naman, no? Mamaya ng konti. Sabi ko, bumati muna kayo para, kasi tinatanong ko, may asawa lang ba kayo? Ilan taon na kayo? Konting interview lang muna, alright. Ano, Joe, ano? Anong year ka na, Joe? Third year po. Third year ka na ba? May 1 year ka pa. Incoming fourth year. Oh, bakit maaga yata yung practicum nyo? Maaga po kami yung ganun talaga yun. Kasi kadarating dito mga graduating student. Alright, taga saan ka, Jojo? Taga-Taytay yung isa siya po. Ah, taga-Taytay. Alright, si ano naman, si Christopher. Christopher Pitalio. Yun. Yeah. Maganda nga po sa'yo. Maganda nga po din po. Ano, third year din? Incoming fourth year. Magkaklase ba kayo? Opo. Yun. Taga saan ka naman? Binangonan dito. Ah, Binangonan. Hindi pala pare-parehong lugar, ano? Part of the visa. So, walang pinipili ang eskwelahan ninyo, kahit saan lugar, pwede mag-aral dyan. Opo. O exclusive yan sa mga taga-resale ninyo lang. Open po talaga. Okay. Medyo mura dito, maganda rin itong aral eh. Magagaling mga estudyante dito, tulad ni Casey Di Guzman. Pag malaki mo, takaroon ka. Di ba? Alright. Kamaya ay susubukan. Okay, sige, subukan natin sila sa kanilang report. Bago bigay natin si Brother Jude, unahin muna natin. Yung report ni ni Jojo Marcos, eh. Alright, narito, pakinggan muna natin kanyang report. Itong miyembro ng pamilya. O, hindi kumpleto rin, bigyan natin direkta. Alright, sige, Jo. Go ahead. Dumako tayo sa Bigan City. Itong miyembro ng pamilya ang naging biktima ng food poisoning sa Barangay Pawa, Bigan City, Ilocos Sur. Katapos kumain umano ng itlog na maalat. Ang mga biktima ay kinikila lang si Mr. and Mrs. Amorin at ang kanilang apat na anak, maging ang kanilang lola. Ayon sa impormasyon, umili ang nanay itlog na maalat sa isang tindahan sa Lakit Public Market at hinulang nila sa hapunan. Ngunit pagkatapos ang halos 30 minuto ay sumakit na ang kanilang tiyan na siyang
sanhi ng pagdudumi at pagsuka. At dahil dito, agad na sinugod ang mga biktima sa Gabriela Silang General Hospital at sa ngayon ay may kasalukuyan pang inoobserbahan. Ito po si Jennifer A. Jose, naglilingkod pa sa lingkod tayo. Alright, thank you. Alright, so ngayon naman natin, anong report mo, Christopher? Si Christopher, meron ka ba? Yes, sir. Anong title ng report mo? Comelec Spokesman, Lire Estrada ng Butan. Alright, sige. Pagpatuloy natin ang kanyang report. Go ahead. Inamin ngayon ni Comelec Spokesman, James Jimenez, na maging siya ay hindi makakaboto sa darating na 2013 midterm election. Ayon kay Jimenez, sa dami ng kanilang ginagawa sa poll body, ay naligo na siyang makahabol sa deadline noong registration at reactivation of voters. Patay umano ito nang walang special treatment sa kanilang tanggapan kahit sa mismong mga opisyal ng komisyon. Gayunman, aktibong butante naman ang iba pang pinuno ng COMELEC tulad ni na Chairman Sixto Violantes, Commissioner Lucinito Tagle, Elias Yusof, Sean Robert Lin, at Grace Padaka. Ito po si Christopher Vitalio para sa Lingkod Bayan Balita. Alright, maraming salamat. Yan, si Christopher. Maraming salamat sa inyo. At sa mga susunod na pagkakataon, pagkagatay natin mga report ninyo, dadaan kayo kay Kaya Corpus. Alright, sa ikalawang bagay pa rin ng ating programa, Lingkod Bayan, natin sa atin ang PCSO. Talagang 10 piso, 20 pesos, may pag-asa kayo maging milyonaryo. Panoorin ninyo. Soy Life TV Channel. Magandang hapon doon sa mga kasama ni Aling Linda na mga kababayan natin dyan na ikaw mo, gagraduate na rin sa dyan sa lugas ng ano. Ha? Para kayong gagraduate. Nag-graduate na ba kayo dyan kay Kuyog? Bibigyan kayo ng aloe block. Umayingi ka ng aloe block, eh, hindi ka naman pala tinamaan ng road widening. Tinamaan ka lang, o pinalilipat ka lang, Aling Linda talaga, o. Pag-usapan kita. Pag-usapan mo na kayo, tayo kayo dito. O, sabi ko lang si brother. Ito nga, brother, yun. Ngayon sa ating programa, Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 12, ayan. Monday, Wednesday at saka Thursday. Pag-usapan natin ang multiple sclerosis, Brother John. Ano ba ang multiple sclerosis? Yes, magandang hapon po muli sa mga nakikinig. Ang programa ng Lingkod Bayan ni Brother Tony Falcon, Luzon, Visayas, Mindanao. Makinig po tayo. Ang multiple sclerosis kasamang Bea, kung saan ito po yung tinatawag na chronic and degenerative progressive disease ng nervous system natin kasamang Bea, na ang nagiging problema dito yung pagkakaroon ng destruction of myelin at yung tinatawag natin na protekta po sa nerve cells natin na tinatawag. So ang resulta po nagkakaroon ng impairment of transmission of nerves, impulses function, mga kababayan. Masyadong technical yung mga words mo, Brother John. Ano ba ang... Yes. Ano ba sa Tagalog itong sclerosis? O ano bang part ng ating katawan pinatamaan ito? Ito po nga po yung sinasabi natin na central nervous system. Na yun po pala talaga ang tinatamaan nito. Nagiging impair ang kanyang production, ng kanyang transmission, yung kuryente na tinatawag natin na kasamang Bea. Ito na po yata yung neurotransmitter na tinatawag. Ang hirap pong tagalogin yan. Yung mga chemicals na nariyan po, nawala na ng pagtatrabaho. So, ang pinaniniwalaan po dito, yung defective immune responses na tinatawag kasamang Bea, ito po yung tinatawag natin na cells of immune response na tinatawag yung other defense of our tinatawag na antibodies ng katawan, mga babayan, yung mga unang-una, yung helper T cells na tinatawag natin at saka yung killer T cells na tinatawag kasamang Bea. Hanggang pumunta tayo sa suppressor T cells, marami, memory cells, yan po ang nawawala ng bisa. So, ibig sabihin, kung ikaw po ay bata pa, nasa 30, at nagkakaroon kayo ng ganitong problema, ibig sabihin, nandun ka na, Brother Tony, sa aging factor. Advanced aging factor. Na kung saan, Brother Tony, ang pinakang tinatamaan nito, almost babae po, mga kababayan, at kuminsan po, kung kayo talaga ay nandiyan sa Tagaytay,
Eh doon pa po ito umatake. Ito po from yung mga bansa sa malapit po sa northern temperature zones na tinatawag. Bakit? Malamig eh. Malamig? Oo. Ah, okay. So, ang sclerosis pala, hindi iba lang, hindi masyadong umaatake kapag pagkahapon. Eh, hindi naman. I mean, summer. Hindi naman actually, yun talaga ang pinakang symptom and sign ng ganitong... Ay, pero kung meron ka na, common lang po yun na sinasabi ng mga dalbasang doktor, common po lamang yun na nagiging disabling yung neurologic disease na to, hindi lamang sa mga matanda kundi sa mga nagkakaroon po ng advanced aging na tinatawag. Mas malamang pa dito kasama ba yung mga babae. Alright, babalikan lang kita sandali, Brother John. Ha? Babatingin ko lang itong may karawan ngayon, birthday ni Bernard Minyosa, yung ba? Call it, again? Sclerosis. Yes. Ito po yung demyelination na tinatawag, destruction po ng myelin sheath na tinatawag, o impair po yung transmission ng nerve impulses ng ating human anatomy. Nervous system po yan. So, ang problema po dito, mga babayan, kahit ikaw yung iyong napakapungay na mata, magigipong blindness ka kapag nagkaroon ka po ng ganitong problema, multiple sclerosis, kasama dito pagiging fatigue, numbness, difficult in coordination, or loss of balance. Kung ikaw lalaki, di talagang palyado ka, para ka pang mas masahol ka pa nito, kasama mo doon. Lalakad sa hulap, ganun. Walang direksyon ang paglalakad mo, parang ganun. Para kang lumulutang dito, kasi talaga hindi ka makabangon eh. Yung nakita kong anak ng... isang chairman dyan sa Taguig, talagang nursing pa to, board passer, 5 years. Nakausap ko to, Brother John, yes. Through telephone. Yes. Hindi ko lang ma-imagine kung ano yung itsura niya, pero yung pain na binabanggit niya habang kausap natin ay parang damako. Dahil sa tagal na niyang iniindang sakit na to, eh, sa therapy mo raw, naginawaan naman siya. Yes, yun po yun. Ibig sabihin, sa lahat ng mga interesado, kung sila ay mayroong diagnosis na multiple sclerosis at interesado silang makilala ka, maranasan yung ginhawa na naranasan din ng binabanggit mong nursing professional, eh, maaari ka nilang tawagan sa pamamagitan din natin? Yes, may biya. Kayo po ay makipag... So, yung Joshua therapy, pwedeng, pansamantalang mabigyan mo ng solusyon ng kanyang sakit, gano'n? Eh, talagang immediate yun, kasamang Tony, talagang pinakita ko dito sa board passer ng PRC kung paano natin pitikin lang po yun, mga kababayan, ha? Pitikin po yung tinatawag natin repo and depolarization energy. Alam na alam po ninyo sa Department of Health sa PRC kung ano pong ibig sabihin yan. Sapagkat kasamang Bea, marami po itong tinatawag natin na manifestation related to complication. Una-una, yung nakita ko sa kanya, yung urinary tract infection. Pangalawa, hindi siya makadumi. Yung kanyang mga constructure deformities, talagang wala ng pedal yan. Kumbaga talagang nagkaroon ng incontinence, pati ihi niya, hindi niya mailabas. Napakaraming mangyayari po kapag nagkaroon po tayo dito ng problema. Yung sexual problem dito, kasama yung Bea, number one yan. Kaya po mga kaibigan, kung kayo po ay nais na makarecover within 5 seconds lang, eh nung iniwan ko ito, kasama yung Bea, talagang tumatakbo na. Oh. Yes. Nice to hear, Brother John, pero sa lahat po ng mga interesado, maaari po ninyong contact si Brother John or habang kami sa programa, alauna hanggang alas 12, tuwing Monday, Wednesday, and Friday lamang po natin nakakapiling dito sa studio si Brother John. Pero maaari ninyong makausap sa pamamagitan ng kanyang telephone number at saka sa cellphone number. At maaari din pong dumaan ang inyong tawag sa cellphone ni Tony Falcon, 0920-679-6974. O tumawag sa 544-6641, mga personal office number ng Lingkod Bayan. At yung cellphone number mo, Brother Jun? Magpag-unay po kayo sa cellphone number 554-6641 at sa aking pong personal na cellphone number 0916436875. Saan ang Bea? Okay.
Alright, maraming salamat, Brother John. Meron pa tayong 3 minuto bago sumapit ang alas 2. Ah, iba naman kasi ito, partner. Nandito ko pa ito pinapakinggan. Okay, okay na rin. Marcha na ito. Ayan na, marcha na para sa mga palaglag na sa survey. Namnamin nyo na lang ang paglilibot sa buong Pilipinas. Dahil habang papalapit ng papalapit ang eleksyon, talagang marami ho ang naglalaglagan ng kasamahan. Ang pangit ng salita, no? Nilalaglag yung kapwa. Isang minuto bago sumapit ang alas 2, unti-unti na po tayo nagpapaalam. Of course, maraming salamat kay Brother Juno Gaire at sa apat nating mga on-the-job trainees from the University of Rizal System, Angono Rizal, si Mark Anthony, si Jejo Mar, si Christopher, at saka si Bernadette. Alright, siyempre, nabot na naman po tayo ng oras. Nagpapaalam na po ang inyong lingkod, Tony Falcon. Alright, maraming salamat sa lahat po ng mga listeners natin. Buhay po kayo. Ito ang inyong lingkod bayan, Tony Falcon. Kasama natin si Grace Falcon. Siyempre mga kaibigan, sa ngalan po ng lahat ng bumubo ng programa Lingkod Bayan ni Tony Falcon, Bea po lamang, just give me na. Kada kayo amin. Narito muna ang pagpapakilala ng himpilan na kung saan kayo nakikinig sa mga oras na ito. Alas 12:00 na ng hapon. Standby para sa susunod na program.